Security guard. Yan. May mga ganun tao eh. Sir, gusto ko dun malapit sa security guard para isang sigaw ko lang pag nambubugbog si mister. Yeah. So, wag naman ganun, no? Kailangan happy home. Hello, good morning mga property hunters. Welcome to my channel, RB Horror Dream Home Matchmaker. Dito, tutulungan kita magkaroon ng iyong sariling house and lot. At imamatch kita. Tabang, no? Imamatch kita sa house and lot na naaayon, una, sa iyong kakayahan. Number two, pangangailangan. Number three is yung kagustuhan. So, by the way, I'm RB Hora and I'm a real estate salesperson and I'm doing this job for more than a year. So, napakarami na rin akong natulungan na tao na magkaroon ng kanilang sariling house and lot. Ano mang estado nila sa buhay, mapa-empleyado ka man, businessman, or even kahit ikaw isang OFW. Ano? Kung magkano man ang kinikita mo, ano, kayang-kaya mong makapag-avail ng house and lot. So, ayun, di na natin papatagalin pa. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay paano mag-avail ng house and lot sa isang subdivision. So, sa panahon kasi ngayon, madali na lang makapag-avail, no? Hindi na ngayon problema magkaroon ng sariling house and lot. Ano, basta ikaw ay may trabaho at sapat ang iyong kinikita, kayang-kaya mo nang makapag-avail ng iyong sariling house and lot. So, bago tayo magsimula, ano nga ba ang master plan community, ano? O isang subdivision? Ano nga ba yung mga benefit makukuha mo kapag sa isang subdivision ka nag-avail? Number one is safety and privacy. So, isang subdivision, number one yan. Kung bakit magandang mag-avail ng house and lot sa isang subdivision. Meron yan 24/7 security para sa iyong pamilya. No? Di ba, aalis ka ng trabaho, hindi ka mag-aalala na kung baka kung sinong pumasok sa bahay niyo, baka kung anong mangyari sa pamilya mo, habang wala ka at nasa iyong trabaho. Mawalalesen. Though, hindi talaga mawawala yung mga dinasahang bagay, pero nalilesen yung nalilesen yung iyong pag-aalala. Siyempre, number one pa din dyan para maiwasan yung mga ganong senaryo ay pag-iingat pa rin. Ano? Nasa sa tao pa rin yan yung pag-iingat. Kadalasan pa ng mga subdivision, meron pa yung mga CCTV cameras 24/7 din. Dagdag security. And then, isang subdivision kasi, bukod sa fence na ilalagay mo sa iyong bahay, meron din yung tinatawag na perimeter fence na nakapalibot sa buong subdivision. Dagdag security din. Number two is sense of peace. So, ano, sense of peace? Ano, since ang developer kasi, kapag nagtayo yan ng isang subdivision sa isang area, automatic, bago niya itayo yan sa area na yan, ayan ay medyo may kalayuan or sapat ang layo niya sa bayan. Kumbaga, hindi mapapakinggan ng mga homeowners doon sa subdivision yung ingay ng mga sasakyan, ingay ng mga pabrika. So, ayun. So, kaya ma-i-experience mo talaga yung peaceful living. Ano? Dito mo lang yung ma-experience sa loob ng subdivision. And then, number three is yung amenities. So, ito yung maganda rin. Ito yung mga gusto ko sa isang subdivision. Ano, may kanya-kanya silang amenities like swimming pool, basketball court, clubhouse, and then playground sa mga para sa mga bata. Meron din yung mga park kung saan pwede kayong tumambay every afternoon, ano, after work or after school. Number one, hindi mo na kailangan lumayo para lang makapaglaro ng basketball. Tipid sa oras, tipid sa gas, ano. Kasi nandiyan lang eh. Nandiyan lang sa loob ng subdivision kung saan nakapag-avail ka ng iyong unit. Swimming pool, pwede kayong makapag-bonding ng iyong pamilya after work or every weekend. No need na para gumastos din ng gas. Siyempre, babiyahe pa kayo. Makakatipid kayo sa oras. Ano, salip na makapag-relax kasi kayo pag dadayo pa kayo sa ibang lugar, hindi na dahil pag uwi nyo, pagod din yung haabutin ninyo. Ano? Hindi lang din, nandiyan din yung mga playgrounds para sa mga bata. Ano, kung saan may enhance yung kakipag-social ng iyong mga anak. Which is number one na kailangan ng isang bata. Meron din yan yung tinatawag na kanina is yung clubhouse, ano? Kung ikaw ay merong kaarawan or kasalan, binyagan, hindi mo na kailangan lumabas ng subdivision para mag-rent ng events place. Doon pa lang pwede mo na yung iset up yung clubhouse na
pinaparentahan ng subdivision. Though meron din siyang rental fee, pero minimal lang, ano, kumbaga para din ma-maintain. Kasi pag walang rental fee yan, hindi yan ma-maintain. Ano. Kasama yan sa mga fees kapag ikaw ay isang homeowner na. Ano. And then, number 4 is yung cleaner environment. Since na malayo nga, or sapat yung layo niya from fabrica or maingay na syudad, ano, kakunti yung pollution, ano, na malalanggap ng iyong pamilya, ano. And then, bakit cleaner environment? Kasi meron yung maintenance na tinatawag. Kasi isang sa loob ng subdivision, meron niyang, umaga dyan napupunta rin yung mga monthly dues ng homeowners upang ma-maintain yung malinis na kapalig. Yung ganda naman tingnan kung uuwi ka sa yung bahay na wow, ang ganda, ang linis ng kapaligaran. Ano? Although stress ka sa yung trabaho, mababawasan ito. And then, number 5 is smart investment. Yung house and lot kasi hindi yan katulad ng kotse or cellphone or kahit yung bagay na kapag binili mo ngayon, kinabukasan hindi mo na siya pwedeng ibenta ng mahal. Unlike sa house and lot, ano? Bilin mo ngayon, pero kahit bukas, pwede mo siyang ibenta ng mahal or after a week, a month, or even a year, ano? Mas mahal. Kasi ang house and lot talaga, wala kang talo dyan, ano? Good investment talaga. And number 6 is accessibility, ano? Ang developer, bago yan magtayo ng isang subdivision sa area, syempre una, pag-aaralan muna yan. Saan ba ito malapit, ano? Ang mga future homeowner ba natin, ano ba yung mga pwede nila puntahan kapag nandito na sila nakatira? Syempre dapat malapit yan sa school. Number 1 yan, school, malapit sa mga mall, and then malapit sa hospital, syempre. Ano? Pero ayoko din na malapit sa hospital, baka takaw, check up. Bakit din, ano? And then, pinakamaganda yan is yung transportation. Doon ba sa itatayo yung subdivision ay meron ba mga dadaan na jeepney or tricycle or any mode of transportation? Siyempre yan, hindi mo na yan po problemahan. Automatic, meron na yung accessibility sa mga ganyang bagay. Transportation, hospitals, schools, yan. Ano, malls, yan. Meron accessibility. Though hindi siya katabi, pero accessible naman. And then, number 7 is yung community features. Ano, marami kasi yan nagsasabi na sabi nila, mas makakamura ka daw kapag bibili ka na lang ng lupa and then saka mo siya papatayuan ng bahay. Actually, para sa akin, hindi rin siya ganun. Kasi ako, hindi ka rin makakatipid. Alam mo kung bakit? Kasi sa isang subdivision, magkukumpara kung bibili ka ng lupa. Sa isang subdivision, meron na yung sariling drainage. Package na yan eh. Pag bumili ka ng house and lot sa loob ng subdivision, meron na yung, syempre, drainage system. Syempre, pag nagtayo ka ng bahay, kailangan meron yung drainage system kung saan pumunta yung mga waste mo. Kasi kadalasan ng iba, magkatayo nga ng bahay, bibili nga ng lote, magtatayo ng bahay. Ang tanong, saan naman napunta ng waste? Yung iba, maglalagay lang ng maliit na kanal, which is mali dahil unang-una, makakapekto yun sa kalusugan ng iyong pamilya and then sa ibang tao. And then, kasi sa loob kasi ng subdivision, yan, may sarili yung drainage system. Konektado yan sa mga bahay-bahay and then meron yung main kung saan doon talaga naiipon yung waste ng mga homeowners. And then, meron din itong sariling water supply, deep well, tinatawag. Ano, doon, kahit mawalan yung mga karatig barangay nyo ng tubig, sa loob ng subdivision, meron pa din. Ano. And then, number 8 is yung homeowners association. Ano. Kapag ikaw ay nag-avail ng yung house and lot sa isang subdivision, may member ka na ng tinatawag na Homeowners Association. Ano, binubuo ito ng mga naninirahan sa loob ng subdivision at isa ka na doon sa magiging membro at gagkaroon ka na ngayon ng contributions or mga pwede ka nang isa ka na sa magbibigay ng suggestion kung paano nyo mamaintain yung kaayusan, kalinisan at kaligtasan sa loob ng subdivision. So, ang subdivision, ano, common na dyan is yung homeowners fee, monthly dues. Ano, siyempre, para yan sa maintenance. Para din naman yan sa kabubuti ng lahat. So, ayan. So, bakit nga ba? Ano, why master planned community? Number 1, safety. Yan. Para sa akin, safety. Napakahalaga niya, safety. Number 2 is sense, peace. Number 3 is yung amenities. Ano? Siyempre, kung may amenities, swimming pool. Ano? Swimming pool, basketball court, clubhouse. And then, number 4 is cleaner environment. Number 5 is smart investment. Number 6, accessibility. Number 7, community features. Number 8 is yung homeowners association. And then next is
So, bago tayo magpatuloy, I want you to ask this to yourself. Ano? Ready na ba ako? Ready na ba akong mag-avail ng house and lot? Alam nyo kasi, itong ating pinag-uusapan, ito yung pag-avail ng house and lot through financing or through bank or through pag-ibig. Ano? Mag-a-avail ka ng house and lot na magbibigay ka lang ng down payment and then the rest is yung ipapasok mo na sa home loan. So, kailangan kapag pumasok ka sa isang home loan, kailangan ready ka na. Paano mo masasabi na ready ka na ba talagang mag-avail ng house and lot through financing? Number one is, kailangan meron kang stable source of income. Ano? Kung ikaw ay locally employed, kailangan regular ka sa iyong trabaho. Though pinapayagan din naman namin, pinapayagan din lang mag-avail ng house and lot yung mga contractual. Pero we suggest na kailangan is i-secure mo muna yung job mo. Kasi para din sa ito, ano? Ayaw namin na hanggang down payment ka lang, hanggang reservation ka lang. Gusto namin manipatan mo yung property na nakuha mo. So, kailangan, number one, stable source of income. Kung ikaw ay empleyado, kailangan ikaw ay regular na sa iyong trabaho. And then, kung ikaw naman ay OFW, kailangan kaya mo mag-provide ng Certificate of Employment with Compensation with your from your employer, ano, to prove na ikaw ay legally nagtatrabaho sa ibang bansa. And then, kung ikaw naman ay a businessman, kailangan alam mo sa iyong sarili at syempre, alam mo na kaya mong patunayan through documents na stable yung source of income mo. Minimum of 2 years. Ano? So, paano mo siya patutunayan? Kailangan makapagsubmit ka ng ITR, income tax return, kasama yung kanyang audited financial statement. Minimum is 2 years. So, minimum is 2 years yung hinihingi kadalasan ni bank or ni pag-ibig. So, yan. Mahalaga yan. Stable source of income. Kasi, home loan yung pinag-uusapan natin dito eh. Pero, kung ikaw ay cash buyer, itsapera mo na yan kasi naghahanap pa lang ng property. Pihanap pa ng house and lot. Alam mo mga price. And then, kung kaya, bayad. And then, number 2 is yung savings. Mahalaga na meron kang savings. Siyempre, pinag-usapan ulit natin dito is home loan. Ano? Home loan ito sa bank or kay pag-ibig. Kailangan may savings ka. Kasi, what if nasa gitna ka ng down payment stage, ngayon, humihina ang company. Ano? Ngayon, nagkaroon ka ng sakit. Saan ka kukuha ngayon ang pambayad mo kung wala kang savings? Tandaan, ano? Tandaan, sabihin kong real dad. Hindi ko to sasabihin para discourage kayo, ano? Once na kayo ay nagkaroon ng na-delay, kahit naman saan, kapag na-delay ka ng pagbabayad, automatic meron niyang penalty. At kapag nagtuloy-tuloy yung penalty mo, yung hindi mo pagbabayad, makakancel yung iyong reservation or down payment. Sayang po. Ano? Sayang po. Tayo po namin mangyari yun sa mga home buyer po namin. So, yan. Napaalaga niya. Number one, stable source of income. Number two is savings. And then, next is, sapat ba ang buwa ng kita ko para sa kukuhanin kong house and lot? So, yan. Hindi sapat na may regular income ka, hindi sapat na savings. Siyempre, kung mag-a-avail ka ng house and lot through financing, kailangan sapat yung buwa ng kita mo para sa kukuhanin mong house and lot. Ano, siyempre, kasi magkakaiba yan eh. Kung gusto mo ng ganitong kalaking bahay, kung gusto mo ng ganitong kalit na bahay, meron yung mga required income na tinatawag. So, paano mo ba malalaman kung sapat ba ang buwa na kita mo para sa i-avail mong unit? So, ganito lang yan. Monthly amortization should not greater than 30% of your monthly income. So, ibig sabihin, sabi daw, kailangan ang monthly hulog na i-avail mo unit, dapat hindi tataas yung monthly niya sa 30% ng iyong income monthly. So, ano paano yun? Halimbawa, ang iyong income ay 20,000. May income ka na 20,000. So, kunin mo yung 30% nito. So, paano mo kukunin yung 30% nung 20,000? Times mo lang sa 0.30, times mo lang sa 0.30, or times mo lang sa 30%. So, ang 30% ng iyong 20,000 monthly income is 6,000. Ibig sabihin, kailangan daw hindi tataas sa 6,000
monthly yung kukuhanin mong unit. Kailangan dito ka lang magbabase. Kailangan kung sumasahod ka ng 20,000, kailangan hindi tataas sa 6,000. Pwedeng bumaba, pero hindi pwedeng tumaas sa 6,000 yung i-avail mo na unit. Sa panahon ngayon, yung 6,000 monthly or yung 6,000 monthly, pwede ka maka-avail ng townhouse unit worth of 1 million. And then kasi ang worth of 1 million na house na townhouse ay nagre-range yung monthly niya sa 6,000. Katulad nitong itong unit namin sa True Epic Homes na townhouse 44 ano. Is 44 square meter townhouse, two story na may loteng 36 square meter. Yan, pwede mo na yang ma-avail kung ikaw ay nag-i-income ng 20,000. So bakit nga ba? Bakit sinabing kailangan 30% lang yung allotted budget mo para sa iyong monthly payment sa iyong nakuhang bahay? Kasi biruin mo ha, kung 20,000 ang income mo and then 30% lang yung ilalaan mo sa iyong monthly payment sa bahay, ibig sabihin meron ka pang 14,000 na matitira sa iyong bulsa. Kung saan makakapag-savings ka for your emergency funds, makakapag-saving ka kapag ng advance, and then ang importante sa lahat is hindi mo titipirin yung sarili mo. Kasi since papasok po tayo sa isang home loan, kailangan siyempre huwag mo titipirin ng sarili mo, baka kasi mag-cost pa ito na yung pagkakaroon ng sakit, na mag-cost pa ng hindi ka makapagtrabaho at hindi ka makabayad sa monthly payment ng iyong bahay. So, si Bangko at si Pag-ibig nagbigay talaga sila ng percentage. Kadalasan, meron ginagawa nilang 35%, kailangan hindi tataas 35% or 40%. Pero mas maganda para sa akin is hindi tataas sa 30% ng iyong income. So, ayan. Kung sana maliwanag sa inyo, kailangan hindi tataas yung mapipili mong unit na monthly sa 30% ng iyong income. Next is, dumako naman tayo sa property hunting. Ano? Dito maghahanap ka na ng property. Alam mo na, no? Alam mo na yung reasons. So, bakit nga ba dapat ako ay sa isang subdivision mag-avail ng unit? And then, alam ko na rin yung kukuhanin kong property. Next is yung property hunting. Number one dyan is yung location. Ano? Yan lang naman yun eh. Pag naghahanap ka ng property, location, yung malapit sa trabaho mo, walang hindi siya binaba. Yan lang naman ang mga pinagbabasehan kadalasan ng buyer, yung malapit sa trabaho nila, hindi binabaha, at malapit sa kanilang mga pangangailangan. Maganda kasi sa isang subdivision, pagdating sa pangangailangan mo, nasa loob na siya. Kasi ang isang subdivision, meron yung tinatawag na commercial area, kung saan nandun na yung mga pangangailangan mo. Nandiyan na sa commercial area ng subdivision. Kaya hindi mo na kailangang lumayo pa ng subdivision para lang bilhin ng iyong mga basic needs. Ano? Number 2 is yung specification. Naghahanap ka ng property, ano bang hanap mo? Hanap mo ba ay 2 story, 1 story, 3 story, or townhouse, row house, yan. Sabihin mo lang kung ano saan mo ba gusto. Number 1 is location, saan mo ba gusto mag-avail. Number 2 is specs ng bahay na gusto mo. And then number 3 is huwag mong kakalimutan is yung budget. Pwede mong sabihin sa akin kung magkano ba yung monthly income mo or magkano ba yung monthly na bahay na gusto mo at i-match kita sa mga listings na meron ako. Dito, may ipapakita ako sa inyo. But wait, dito sa amin, lagi kong sinasabi sa aking mga client na be transparent kapag nagsasabi ng kanilang monthly income. Kailangan honest tayo. Ano? Kasi maaari itong maapektuhan ang iyong home loan kapag hindi ka nagsabi ng iyong totoong monthly income. Kasi dyan nagbe-base sa income mo kung aaprobahan ba nila yung loan mo. So, kailangan maging transparent tayo pagdating sa pagbibigay ng detalye ng inyong monthly income. Pero kung kayo naman ay cash buyer, no need na para sabihin. Kasi babayaran nyo naman siya ng cash at no need i-apply ng home loan. And ngayon, may ipapakita ko sa inyong table kung saan makikita nyo kung magkano ba yung unit na pwede mong ma-avail depende sa iyong income. So, ito.
Dito makikita nyo, 5 sa isang row, total contract price. And then, sa second row is sample monthly payment. Third row is required monthly income. So, sa first row, dito makikita mo yung mga price ng bahay. Sa pangalawa ay yung monthly hulog, monthly payment sa kada presyo ng bahay. And then, yung required na income para ma-aprobahan yung home loan mo. So, magsimula tayo sa 500,000 to 1 million house. Sa panahon ngayon, sa 500 to 1 million pesos, pwede ka lang maka-avail ng row house. Gaya nito. It is a row house with a floor area na 21 square meter and lot area na 34 square meter. Magmamonthly ka lang dito na mga nasa 3,000 monthly lang, sa 3,000k per month or bababa pa, ano, depende sa interest rate na ibibigay ni bank or ni pag-ibig. Yan, pwede ka na maka-avail, ano, sa 3,000 to 6,000 monthly. And then, pwede mo na rin ma-avail itong isang unit namin, townhouse 44, yung sinabi ko sa inyo kanina. Townhouse 44 square meter. Ano? Ang floor area niya, 44 square meter, 2-story na, take note. And then, ang lote niya is 36. Ano? 2-story na, pwede mo na siyang ma-avail for all, nasa 6 to 7K per month. Ano? So, para makapag-avail ka ng townhouse, yung townhouse 44 namin, kailangan income mo ay mga nasa 22,000. Or mababa, or pababa. Para naman ma-bill mo yung row house, kailangan mga nasa 11,000 to 11,000 yung monthly income mo. So, dumako naman tayo sa 1 million to 2 million. Sa 1 million to 2 million, pwede ka na maka-bill ng unit na ganito. Meron ding ganito na solo, single attached solo bare, located dito sa Gran Avila, Barangay Mahadaot, Kalamba, Laguna. So yan, nasa 10k to 20k monthly lang. And then yan, 6k, mag-range kung 1 million, kung 1 million to 2 million yung bahay na i-avail mo, mag-monthly ka dyan ng 6,000 to 13k per month. Yan, kagaya rin nasa pictures, ano? Yan, tulad nito, ito ay isang duplex. Duplex 1-story located sa Sentosa namin, 10 to 15k monthly yung kanyang presyo, yung kanyang monthly payment. Pwede para ma-approvean yung para makabil ka ng ganitong unit, kailangan nasa 22 to 44,000 yung income. And then next is yung kung 2 million to 3 million pwede ka nang maka-avail ng ganitong unit. Ito, located naman ito sa Gran Avila, Barangay Mahadaot, Kalamba, Laguna. Monthly niya nasa 14k to 33k monthly. Ano? Ang lote niya 90 square meter, floor area is 60 square meter, and then ang bedrooms niya ay 2, and then toilet and bath may 1, and then provision for 1 carport. Yan, 2 to 3 million ganyan bahay na. Or katulad naman ng isang ito. Ito sa may San Francisco Heights namin. Ano? May pagka mid-end yung development niya. Yan, 17K to 27K per month. Ano? Single attached, complete na yan. Ano? Wala ka nang problemahin pa sa bahay na ito. May tiles na, may ceilings. Ano? May ceiling and lilipatan mo na lang siya. Ang lote niya malaki, 110 square meter. Ano? Yan, pwede mo na yan. So, and then pwede ka rin makabil kung 2 to 3 million yung budget mo talaga. Ito pa, meron pang isa. Santra Sentosa. Marami kang pwede pang pilian sa mga ganitong presyo. Ito, sinabi ko lang to yung mga common na nagugustuhan ng client. Ito naman sa Santra Sentosa, punta Kalamba, Laguna. 19K to 35K per month yung kanyang monthly payment. So yan, makikita mo kung 2 to 3 million ang iyong hanap na bahay, ang income mo nasa 44 to 66k per month dapat yung iyong income. And then kung 3 to 4 million naman yan, pwede 3 to 4 million naman pwede mo nang ma-avail tong unit namin din sa Sentosa.
20k to 31k per month. Ano? Mapapansin mo malaki yung lote nito. 120 square meter. Ano, floor area niya is 57. And then pwede mo din ito pang isang unit na pwede swak sa 3 to 4 million. Is yung itong sa Sentosa ulit namin, 26k to 41k ang monthly niya. Ano, 100 square meter. Ang floor area niya naman ay 80 square meter. So, malaki na ding unit 'yan. So, ang next naman is kung ang hanap mo ay nasa 4 to 5 million, 4M to 5 million. Ito, pwede to sa'yo. Nasa 30k to nasa 4 nasa 30k to 45k monthly. Ano? Hindi kailangan nagre-range sa 89, nasa 90,000 na to 100,000 na dapat yung income mo kapag gusto mo mag-avail ng 4 to 5 million na worth of house and lot. And then so on, paglaki na ng iyong required monthly income. But huwag niyo isipin na halimbawa ang income mo lang ay halimbawa ay ang income mo ay nagre sa 40 o kaya ay 20, kahit sabihin natin 22. Sabihin natin 22k lang yung income mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka na pwede mag-avail ng ganito mga presyo ng bahay. Bakit? Kasi kung kaya mo namang lakihan ng down payment at maabot mo yung loanable amount na pasok sa income mo, walang problema. Yun ay kung kaya mong magdagdag ng down payment. So, ayan. I hope sana mayroon kang nagkaroon ka ng idea. Ano? Depende sa yung income to unit. Kung paano pa mamimili ng unit na naayon sa iyong income. And then, dumako naman tayo sa sample computation. So, halimbawa, may napili ka ng unit. Ang napili mong unit ay, sabihin natin 1 million. For sample computation, for house and lot, worth of 1 million pesos. So, paano nga ba? Itong papakita ko ay, sample computation for house and lot worth of 1 million. So, kung napili mong house and lot ay nagkakalaga ng 1 million, meron yung tinatawag na down payment. Ano? Ang down payment ay 20%. Actually, itong 20% na down payment, pabago-bago ito. Depende ito sa offer ni developer or offer. Ito lang yung common na required ni developer. 20%, merong 10%, merong 5%, yan. So, bakit kailangan ng down payment? Kailangan ng down payment kasi kailangan ni developer ng budget upang makonstruct yung bahay. So, halimbawa, ang required ni developer ay 20%. Halimbawa, 20% yung income, yung down payment na required ni developer. Ang 20% ng 1 million is 200,000. Ito yung 20% niya. Ano? Ang down payment po, kadalasan po yan po ay installment. Kaya wag po kayo mag-alala na kapag nagustuhan nyo yung unit na tigo 1M, ay mabibigay agad kayo ng 200,000 in cash. No, yan po ay installment. So, meron po tayong tinatawag na reservation fee. Ano? Halimbawa, ang reserve, ito po yung mga sample lang, ano, para magets nyo po yung flow of computation. Halimbawa, ang reservation fee ay 10,000. Ngayon, 10,000 yung reservation fee. Ang reservation fee po, binabayaran lang yan kapag nakapili ka na ng unit at nakapili ka na ng block and lot. Kung ang napili mo man yung block and lot or yung location ng iyong unit. Lalo na kung yun ay facing sun, or facing sunset, facing sunrise, malapit sa amenities, and then gustong-gusto mo na siyang mapareserve at mapasayo na yung unit niya para hindi na siya mapareserve ng iba, pwede mo na siyang ipa-reserve. Ano? So, ang reservation fee ay binabawas po sa down payment. Kung ang down payment ay 200,000, ang magiging net down payment na po ay 190,000 since naibawas na ang reservation fee. Reservation fee.
ng reservation fee po, ito po yung ating unang kauna-unahang binabayaran kapag nag-avail ng unit. Ito yung kauna-unahang pera na ilalabas mo from your wallet kapag nag-avail ka ng house and lot. So since nabawas na yung 10,000 sa yung 10,200,000, ang magiging net down payment mo is 190,000. So yan na. Din sabi ko sa inyo, installment and down payment. Kadalasan, installment and down payment up to 18 months. 18 months installment. Ano? Depende. Depende yan. Pabago-bago yan. Kung yan ay pre-selling, asahan mo, kapag pre-selling yung nakuha mong unit, asahan mo, mas matagal yung down payment term. Kadalasan, umaabot pa yan ng 24 months or 36 months. Yan, umaabot pa yan. Pero kung ang unit na nakuha mo ay ready for occupancy, asahan mo mas mabilis, mas maikli yan. Pwedeng 6 months or 12 months. So, halimbawa, ikaw yung tipo ng buyer na nagre-renta ka and then di mo kayang pagsabihin yung down payment at yung sa monthly rental mo dahil nalalakyan ka, I suggest na ang i-avail mo ay yung mga nasa pre-selling kasi mababa lang yung down payment mo at maaaring pwede mo siyang kayanin, ano, kapag mo na-opera kita ng mga pre-selling projects. Marami tayo niyan. So, kung payable up to 18 months yung down payment, ang magiging monthly mo dyan ay 10,556. Yan, ito yung magiging monthly mo. Pero hindi pa, baka malito kayo ha, hindi pa dito kinukuha yung 30%. Pero hindi pa dito, dun sa loan pa yun. May madi-discuss ko sa inyo. Ang monthly down payment mo for 18 months ay 10,556. Tandaan po, no interest po yan. Pero may mga ibang developer na may interest po yung down payment nila. Pero kadalasan po, 0% interest po yan. Nagkakaroon lang siya ng penalty kapag na-delay ka. So, ang kagandaan kasi dito, since 0% interest to, halimbawa, 20% yung down payment. Ngayon, alam mo sa sarili mo na kayang pang lakhan yung down payment. Pwede kang mag-request, sir, gusto kong lakhan yung down payment. Siyempre, kasi kapag laki ng down payment, pagliit ng loanable amount, mas maliit yung ilo-loan mo kasi malaki yung dinown mo. Mas maliit yung magiging monthly mo kapag nasa home loan na. So, yun, nagigets mo. And then, next is yung 80% of the total contract price. Siyempre, nag-down payment ka na ng 20%. Ang next niyan is yung 80%. So, paano mo nga ba babayaran yung 80% na yan? Dito papasok yung home loan. 800,000 will be paid through home loan. So, paano mo siya babayaran? Meron tayong tinatawag na bank financing or Pag-ibig financing. Dito papasok yung 30% of your income. Yan. Ang pinagkaya ba ng bank financing is ang bank financing 20 years ang maximum to pay. Ang Pag-ibig naman is 30 years. Halimbawa, yung property na nakuha natin na tigo 1 million ay pwede sa bank and then pwede na sa Pag-ibig. Depende kasi yan eh. Hasabihin namin kung anong pwede doon sa property, kung pwede ba yan sa bank or sa pwede sa Pag-ibig. Okay, almost same lang naman sila. Ano, pinagkaiba lang, pinakamabigat na pinagkaiba lang nila is yung term. Pero pagdating sa interest rate, hindi rin naman sila nagkakaiba. Pero pagdating sa approval kasi, medyo maikit si bank. Kailangan talaga complete docs ka dyan. Ano? Si Pag-ibig kasi nagpapaloan yan kahit ikaw ay tricycle driver, kahit ikaw ay katulong, nagpapaloan yan. Kahit ikaw ay mini, kahit ikaw ay store owner, sari-sari store owner, pwede kanyang makapaloan para sa iyong housing loan. So, halimbawa, ang nakuha mong unit ay yung kanina, no? 1 million. Ngayon, yung 800,000 or 80% ng bahay ay ipapasok natin sa home loan. Kumbaga, ikaw muna nagbayad ka ng down payment sa developer, 20%. And then, after ng down payment mo, mag-a-apply ka ngayon ng home loan sa bank. And then, para nga ma-approvean yung home loan mo, kailangan hindi tataas. Ano? Hindi tataas sa 30% yung income mo. Halimbawa, nito, ang binigyan kita ng computation. Ang computation ko sa bank financing ay
Ang 20 years to pay niya is 6,691 per month. So kung yan. So yun, ano, kung sa bank financing, 20 years to pay mo, babayaran yung 800,000 maximum, pwedeng 15 years, pwedeng 10 years, or pwedeng 5 years. Halimbawa, napili mo, maximum natin, i-max natin, 6,691 daw yung magiging monthly mo kay bank, yung 800,000 to pay, yung 800,000. Para maaprubahan yung loan mo kay bank financing, kailangan 6,691 i-divide mo sa 0.30. Ang magiging sagot ay 22,303. Ano, 22,303. Ibig sabihin, kailangan 22,303 yung income mo para maaprubahan yung loan mo kay bank. Or else, halimbawa, hindi lang si bank yung available doon sa unit, pwede rin kayo Pag-ibig, and then napili mo ay 30 years, para maprubahan yung loan mo kay Pag-ibig, kailangan may income ka na 5,870. Ang monthly niya ay for 30 years ay 5,870. 5,870 divide mo sa 0.30. Para ma-approvean yung loan mo, kailangan may income ka lang na 19,000 or 20,000. Yan, ma-approvean na yung 800,000 na loan mo. Kung sa bank naman, kailangan niya 22,000. Bakit? Para sa tingin mo nagkaiba, ano? Nagkaiba sila dahil itong pinagbasehan natin si bank, 20 years lang. Si Pag-ibig, 30 years. Pero, kung sa tingin mo, kaya mo naman magbayad, kaya mo naman magbayad ng 20 years din kay Pag-ibig, kunin mo na lang ay 20 years or 15 years kung alin ang kaya mo. Kasi, pagtagal ng loan, paglaki po ng interest. Ano? Pero, don't worry, ano? Kahit mag-interest pa yan, matapos man yung loan mo, hindi ka manghihinayang. Bakit? Kasi yung property na nabili mo, nag-a-appreciate yung value. Unlike sa mga kotse or cellphone, baka bumili ka ng kotse, niloan mo yan. Una, ang laki na lang niloan mo. And then after years pa, after pag natapos mo pa yung kotse mo sa loan, hindi mo din naman siya mabibenta ng mahal. Bumaba pa nga yung price. Pero hindi naman kita din discourage mo yung kotse. Depende pa rin yan sa'yo kung kailangan mo talaga ng sasakyan. So, ayan. Ang kaibahan lang kasi, kapag bank financing, medyo mahigpit yan. Ano? Pag si Pag-ibig, medyo maluwag pa yan eh. Kasi si bank financing, kung ikaw ay nagpaplano, ito tip, kung ikaw ay nagpaplano, mag-avail ng house and lot through bank financing, make sure na wala kang unpaid credit cards or ihiniloan sa mga banko. Bakit? Kasi pag kahit anong banko man yan, basta nagkaroon ka ng utang dyan, automatic kapag hindi mo yan nabayaran, yung pangalan mo, isi-send nila yan doon sa tinatawag nilang association, yung CMAP or Credit Management Association of the Philippines. Nandun na yung pangalan mo. Ano kapag ikaw ay isang delinquent client, ano? Pag type pa lang ng pangalan mo, oops, meron tong unpaid loan. Automatic decline yung home loan application mo. And then kapag na-decline yung home loan application mo, magkakaroon pa tayo ng problema. Pero but don't worry, ano? Kung ikaw ay mayroong unpaid loan, as soon as possible, pwede mo na siyang i-settle. Ano? And then pag na-settled mo, humingi ka dun sa banko ng yung tinatawag nating kung saan pagpapakita daw na ikaw ay settled na doon sa iyong utang. Ano? Pagdating naman kay Pag-ibig, hindi man sila as long as kaya mag-provide ng income documents, legal income documents, walang problema. At number one talaga dyan is yung pasok ang
income. Pasok ka dun sa required income. Yung kailangan hindi tataas sa 30% ng iyong monthly income, yung pipiliin mong bahay. Ngayon, dumako naman tayo sa deferred payment scheme. Ngayon, halimbawa, ikaw yung tipo ng buyer na ayaw mong mag-loan kasi nanghihinayang ka sa interest. Or ayaw mo din namang magbayad ng cash kasi may paggagamitin ka ng pera or gagamitin mo sa negosyo. Meron tayong tinatawag na deferred payment scheme. Dito, para ka lang din bumili ng cash na bahay. Unit nga lang, cash, para siyang cash pero hindi mo ma-avail yung discount nila sa cash kasi nga deferred payment scheme installment. Dito, deferred payment scheme para dun sa mga taong ayaw mag-loan at ayaw din magbayad ng full total contract price. Pero gusto mag-avail ng unit na may pera naman. Kumbaga, yung total contract price ay payable up to 24 months. Dito, wala na itong tinatawag na home loan application. Wala na. Pagka-reserve mo, diretso monthly ka na agad. Halimbawa, yan, without interest yan, ano? Pero may penalty once na ma-delay. Total contract price is 1 million. So, 1 million. Yung, stick lang tayo dun sa example natin. Halimbawa, ang total contract price ng bahay ay 1 million. So, i-reserve mo siya, 10,000. And then, net contract price niya is 990,000. I-divide mo lang siya sa 24 months. 990,000 divided by 24 months equals to 41,250. Ito yung magiging monthly mo for 24 months. Pero after 24 months, sa'yo na yung unit. Wala ka na paproblemahin sa home loan mo. Ano? Very, ano yan, less hassle talaga yan. Para ka lang din yung bumili ng cash. Hindi mo nga lang na-avail yung discount. Ngayon, kung ikaw naman ay mapera, ayaw mo mag-loan at ayaw mo din ng mga ganyang deferred payment scheme, meron tayong tinatawag na spot cash payment. So, ano ba yung spot cash payment? Dito, babayaran mo na yung total contract price in full. Ano? And then, you are entitled for 10% discount of the contract price. Ano? Malaking bagay ito. Ano? Yan, lalo na ito si Santras. Nagbibigay sila ng 10% discount para sa kanilang mga full TCP buyer. Ano? And yung iba naman, minsan 2%, may 5%. Ano? So ngayon, dumako naman tayo sa tanong na ito. Alam kong ito yung gusto mo itanong sa akin. Kailan ko pwedeng lipatan ang bahay? Siyempre, hindi naman pwedeng pumutik, bayad ka na ng bayad. Yung parang, di mo naman alam kung kailan mo pwedeng lipatan yung bahay, di ba? Kailangan alam mo din yun. Isa yun sa mga kailangan mong itanong sa developer during your reservation with your agent. Yan. Kailan ko pwedeng lipatan ang bahay? Depende yan. Ano? Kung nakuha mo bang unit ay ready for occupancy. Ano ba yung ready for occupancy? Ito yung unit na 100% constructed na. Ano? Nag-inquire ka sa akin, nag-schedule ka ng site visit, and then nadala kita sa mismong unit na available. And then kita mo doon, 100% constructed na yung bahay. Ano? Kumbaga, pwede na siyang kabitan ng Meralco or water. Ano? Speaking of Meralco and water, nakadepende po yan kung yan po ay included sa total contract price. Minsan, kadalasan, pero kay Santras included na po yan. Kasama na po yun sa total contract price. Pero sa kadalasan, yung iba naman, hindi nila isinasama. Ano? So, kapag ready for occupancy, mas mabilis mong malilipatan. After down payment, kapag nabayaran mo na yung down payment at ready for occupancy yung nakuha mong unit, pwede mo na siyang malipatan once na ma-approve at ma-loan take out yung iyong loan kay Pag-ibig man yan or kay bank. So, halimbawa, ready for occupancy yung bahay. And then, hindi mo alam, nagkaroon ng bagyo, ulanin, arawin. Kung may sira man yan, syempre, bago yan i-turn over sa'yo, meron yan tinatawag na punch listing. Ano? Bago mo i-accept yung unit, titsik yan kung ano yung may mga sira, and then gagawin yan. Ano? Re-repaint kung kinakailangan. Kung may mga butas ng bubong, papalitan or i-re-repair nila. Yan. Pero kadalasan dyan, pinapalitan. Kasi ang binili mo po ay
brand new house and that at hindi po pasalo. Ano? Kaya napapayag na parang repair-repair lang. Ano? Mas malaga kung palitan yung mismong may damage. Kasi nga, brand new yung binili mong unit. So, yan. Kapag ready for occupancy, 100% constructed yung bahay, naipakita sa'yo ng agent o naipakita ko sa'yo na 100% yung bahay. Kung kaya mong bayaran ng down payment, pwede mo na, pwede agad siyang malipatan. Depende. Depende sa community. Kung ito ba ay, siyempre, bago mo ilipatan, kailangan ma-installan muna yan ng water connection and electric connection. So, kapag after down payment, pwede na agad ma-process yung move-in mo. Kung ready for occupancy yung nabili mong unit. And then, next is yung non-ready for occupancy. Ano? Halimbawa, nabili mong unit ay non-ready for occupancy. Nagpa-site visit ka sa akin. Ano? Nakita ka, pinakita ko sa'yo, sir, ito po yung slot namin. Dito po, kung sakali po na magustuhan nyo po yung unit, dito po natin itatayo yung unit nyo. Eh, makikita mo, lupa pa lang siya, pero may mga bahay na. Kumbaga, ginagawa lang yung bahay kapag natapos yung down payment. Yun yung mga non-ready for occupancy. Kadalasan sa mga non-ready for occupancy, ito yung mga unit na single homes, single attached, single detached. Ano? Ngayon, magtataka ka. Ano? Sir, paano ako nagkakaroon ng ready for occupancy? Paano ako makakabil ng unit na ready for occupancy? Kadalasan sa mga ready for occupancy, sila po yung mga row houses. Yan, kagaya niyan, dikit-dikit. Kasi once natira yung isang niyang unit, automatic lahat yan itatayo na. Yung isang cluster niyan. O ganun din sa townhouse. Pag natayo yung isang unit, automatic isang cluster niyan, i-co-construct na. Kaya, may mag-avail man yan o wala, i-gagawin na yan. Kaya nagkakaroon ng ready for occupancy. Yan nga yung non-ready for occupancy, yung unit na ginagawa lang kapag natapos ang down payment, medyo matagal mo malilipatan niya. Kasi, siyempre, nag-down payment ka muna. Monthly down payment. Ang bawa, yung down payment mo, 18 months to pay. And then, after 18 months, gagawin pa yung bahay. Mga sabihin natin na maximum ng 1 year, gagawin yung bahay 1 year kasi hindi mo alam ang panahon. Ano? Maring mag-uulanin, yan ay maximum. Pero kadalasan, mga 6 months or 5 months lang, gawa na yung bahay. Or depende pa rin sa unit mo kung gaano man yan, kalaki. Ano? Or else, meron developer na habang nagda-down payment ka, ginagawa na yung bahay mo. Kaya after down payment mo, gawa na yung bahay at ready to move in ka na din kapag na-approve na yung loan mo at na-loan takeout na. So, yan. So, 0% construction na tawagin. And then, next is yung pre-selling. Halimbawa, nag-avail ka ng unit na naka-pre-selling. Yung tipong nag-avail ka ng unit kahit parang damuhan pa lang. I mean, nakalagay pa lang, yung nakalagay pa lang, tarpulin pa lang on this site, on this site will soon to rise. San Jose Residences. So, yun, pre-selling. Or even na nakita mo pa lang yung ano, naglaland, binubuldoser pa lang yung land. Yan yung mga pre-selling. Para tandaan na ang project ay under pre-selling. Mas mahaba yung down payment niyan, down payment stage. Aabot ng 24 months or 36 months. Ano, kaya medyo matagal din yung makakalipat ka ng bahay. Pero, naka-avail ka naman ng low price. Sinasabi ko sa inyo kanina, yung introductory price. Ano, kung di ka nagmamadali, bagay sa'yo ang pre-selling. Ano, hindi baling matagal, basta may nasisimulan. Ano? And then, next is yung dumako naman tayo sa mga requirements. Ano, ano ba yung mga requirements na kailangan mong i-prepare kapag ikaw ay mag-aabil ng house and lot? Ano? Una is yung kailangan may 2 valid ID ka. Number 1 yan. Ano, kahit saan naman eh. 2 valid ID, mahalaga yan. At least 1 primary ID. Ano ba yung mga primary ID? Ito yung mga naka-PBC, yung mga matitigas na ID. Like passport. Ay, hindi. Yung passport, pwede yun. Primary yon. Number 1 is yung SSS ID, driver's license. O ikaw ay professional regulatory commission. Kung kind of profession meron ka. And then, yung SSS mo, postal ID. Yan yung mga mga valid ID. And then, primary, yon yung mga kasama yun sa primary ID, yung mga PBC, yung binanggit ko kanina.
and then kahit isang secondary para total of 2 secondary like PhilHealth, TinID. And then number 2 is proof of billing. So ano ba yung proof of billing? Kailangan yan kasi dyan magbabase ng address yung developer. Ano, kailangan nila ng iyong complete address dahil dyan sila magpapadala ng letter about sa iyong nakuhang unit, or dyan din magbabase yung credit investigation na tinatawag. Syempre kailangan nila ng credit investigation para matuntun yung bahay mo ano kasi natira at makapag-conduct ng credit investigation kung pwede ka ba talagang mag-avail ng house and lot. But don't worry, ano, kung hindi nakapangalan sa iyo ang proof of billing, okay lang, walang problema. Ano, gagawa tayo ng letter ng proof of certificate of residency at papapirmahan natin doon sa landlord mo. Ano ba yung mga proof of billing? Pwedeng Meralco, pwedeng water, pwedeng internet, yan. And then number 3 is kailangan natin ng birth certificate kung ikaw ay single. Pero kung ikaw naman ay married, kailangan ng marriage certificate. So ito po ha, very critical po ito, ano? Kung ikaw po ay married, wag niyo pong sasabihin na single, ano? Kasi magkakaroon po tayong ng problema sa reservation. Makakalusot ka. Ano? Makakalusot tayo sa reservation. Pero pagdating sa home loan, hihingan ka ng bank or ni pag-ibig ng certificate of no marriage. So be transparent na lang po tayo, no? Lalo yan, very critical yan, lalong-lalo na sinabi ko sa inyo pagdating sa income documents, yung sa required income. And then number 5 is yung TIN number. Kailangan meron kang TIN number. Ano? Nagkakaroon yan, isa lang ang TIN number natin na binibigyan kanya once na nagkaroon ka ng trabaho. Ano, empleyado ka man, businessman ka man, or OFW ka man, meron kang TIN number. At isang klaseng number lang yan. Ano? Isang number lang yan, isang klaseng number, isang combination of number lang yan. Ano? Kahit matigyo boom ka, hindi yan napapalitan. And then next is yung proof of income. So kailangan din ng proof of income. Kung ikaw ay empleyado, kailangan ng payslip kahit 1 month. Kung ikaw ay businessman, kailangan ng statement of accounts, bank, SOA, or business permit, pwede na yun. Or kung ikaw naman ay OFW, kailangan ng proof of remittances. So yan, ito lang yung 6 na kailangan mong i-prepare, ano, kapag ikaw ay mag-aabil ng house and lot. To valid ID, proof of billing, birth certificate, marriage certificate, kung kasal, TIN number, and then proof of income. Para sa akin, kailan ako dapat mag-aabil ng house and lot? Ano? Meron bang panahon? Ay, sa tag-ulan ka bumili ng unit? Ay, sa Pasko? Ay, sa summer? Ako ya, ay sa ano, sa tag-init niya, mas murang property. Actually, wala. Walang panahon para sa real estate investment. Para sa akin, as soon as possible. So why? Bakit as soon as possible? Number 1 is real estate continuously increase its value every year or every month. Halimbawa, no, nag-inquire ka sa akin year. Katulad ng nangyari sa client ko, no, 2019 nag-inquire, and then 2020 na nag-abil ng unit. Grabe, laki ng difference, nasa 300,000. Ano? Well, anong magagawin natin kung talagang nung panahon na nag-inquire sila ay hindi pa rin kaya, and then ngayon 2020 saka lang sila nagkaroon talaga ng kakayahan, kumbaga nabawasan na yung mga utang nila. Yun lang talaga, ano, wala tayong magagawa doon. Pero yun nga, kung talagang kaya na, huwag nang magpatumpik-tumpik pa, ano, kung kaya na habang wala kang mga utang, ano. Kasi kapag binabayaran ka ng bahay, pag may binabayaran ka ng bahay, dyan na magsisimula yung pagtitipid mo, babawasan mo na yung mga luho mo. Ano, doon mo marirealize, ano, ay, oo nga, no, dapat noon pa lang nag-avail na tayo ng house and lot through financing. And then, number 2 is location availability, ano. Kung noon, halimbawa, 2019, nag-inquire ka sa akin, ngayon, dati, nung nag-inquire ka sa akin, maraming available sa entrance, maraming available na facing sunrise, or maraming available sa malapit sa amenities. Nung nag-inquire ka 1 year ago, after 1 year, pag-inquire ka ulit, yun, sold out na. So, wala pa rin tayong magagawa doon. Ano? Yung mga ganung bagay talaga. Or even a month, kahit nga 1 month lang, ano, mayaring mawala yung unit na gusto mo dun sa isang subdivision. Or halimbawa naman, na sold out agad yung unit, ano,
sa halip na naka-avail ka ng sa unit na or naka-avail ka sa isang subdivision na medyo malapit sa bayan, ngayon, pinalipas mo isang taon, naubos yung unit sa subdivision ngayon. Ngayon, ang tendency ng developer, magde-develop ulit siya ng another project na medyo, siyempre, hahanap niya ng murang lupa na kanya i-develop. Siyempre, pag layo sa bayan, pag mahal. So, siyempre, dun niya pipili sa medyo mura-mura. At siyempre, medyo mapapalayo na yan. Pero don't worry, ano, hindi na rin nila ipapagwalang bahala yung accessibility na tinatawag. Yan. Number 3 is yung age. Ano to? Hindi, tumatanda ka. Ano? Ganito kasi yan eh. Ngayon, noon, dati, pwede ka pang approval sa 30 years to pay. Na may pag-ibig ngayon, dahil pinatagal mo, hindi ka na ma-approval kasi medyo maedad na. Maaring lampas 40 years ka na, nasa 50 years old ka na, kaya hindi mo na ma-avail yung 30 years to pay ni pag-ibig. Kasi si pag-ibig, para ma-avail mo yung 30 years to pay niya, kailangan below 40 years old ka. Kasi ang requirement niya, kailangan pagdating ng 70 years old, kailangan tapos na yung loan. So, kung 40 years old ka, pasok ka pa sa 30 years. Pero kung 50 years old ka na, sa 20 years ka lang papasok. And since 20 years to pay lang yung monthly niya, medyo mataas na yung monthly payment no, kasi umikli eh. Umikli yung term. Tandaan, pag ikli ng term, paglaki ng monthly, pero paglit ng interest. Pero paghaba ng term, paglit ng monthly, pero paglaki ng interest. At isa pa na to, dahil umikli nga yung term, dahil pinatagal mo nga eh, pinatagal mo yung pag-avail ng unit, maikli na yung term mo. Ngayon, since dumaan yung maraming taon, nag-increase yung price. Kung nag-inquire ka, pasok pa yung income mo, nung sunod mong inquire, hindi na siya pasok. Kasi nga, nag-increase yung presyo at the same time, umikli pa yung term. So, domino effect siya, no? Pag talaga pinatagal mo ng pinatagal. Pero yun nga, wala talaga tayong magagawa dun kung sakaling, alam mo na, hindi ka pa talaga ready nung time na yun. Well, that's a life, ano? Yun nga, pero don't worry kasi sa panahon ngayon, napakarami ng developer ang nag-o-offer ng house and lot na very affordable na abot kamay ng bawat Pilipino. So, ayan, kung ikaw ay gusto mag-inquire ng house and lot, ano, pwede ka magpadala sa akin ng iyong details. Kahit itong 5 details lang nito. Pwedeng name, target location, kung saan mo man gusto, and then monthly income, ano. Pwedeng monthly income para mas madali ako makapag-send sa iyo ng details. Or okay lang kung hindi mo i-send, basta magbigay ka ng range. So alam ko kung, kasi mahirap yung magbigay ng details, pero hindi ka naman alam kung ano ba yung hanap mo. And then syempre yung contact details mo, ano, send mo lang. Pwede mo siyang i-send dito sa aking email, rbhora08@gmail.com. And then pwede mo akong tawagan anytime, 0919-768-5814. Kahit gabi, basta ako gising, ano, sagutin kita, walang problema. And then, pwede tayong mag-video call. Halimbawa, as abroad ka, ano, gusto mong makita yung unit kahit sa live video, ano, pwede kayong gawin para sa'yo. And then, itong Facebook ko, pwede mo akong i-add sa Facebook, RB Hora. And then, may Instagram, RB Matchmaker. And take note, 100% po. 100% no fees to be collected kapag nag-i-inquire po kayo, ano. Wala po kayong dapat bayaran sa agent kasi si developer po ang nagko-compensate sa amin. Ano? So, sa ngayon, ang aking mga handle na project ay sa may Luzon. Ano? Meron tayo sa Laguna. Specifically, sa Laguna. Calamba. Sa Laguna, meron tayo sa Calamba, Cabuyao, Santa Rosa, San Pablo, yan, Santa Cruz. Yan, marami tayo sa Laguna. Ano? Specialized tayo sa Laguna. Pero meron din naman tayo sa part ng Batangas. Kung ikaw yung naghanap ng affordable house and lot, marami yan sa Batangas. Ano? Marami akong pwedeng i-offer sa'yo na Batangas. And then kung ang hanap mo naman ay North Luzon, meron din tayo niyan sa mga parting Bulacan. Yan, may mga affordable din tayo niyang house and lot. Maganda ngayong mag-invest sa North Luzon kasi din na-develop na ang North Luzon dahil nagiging overcrowded na ang Metro Manila. Kahit ang Laguna, din na-develop na rin yan.
So ayun, thank you for watching this video, and sana matulungan kita sa paghahanap mo ng iyong property 100%. No fees to be collected. At sana matulungan niya kita, ano? At matulungan kita kung ikaw may nag-rent, ano? At hindi mo kaya pagsabihin ng monthly down payment, pwede kitang hanapan ng mas affordable pa, ano? At sana hindi ko nasayang yung oras mo, ng oras ng iyong panonood sa video na ito. At sana kung nagustuhan mo po ang video na ito, please don't forget po na i-subscribe itong channel na ito. At please don't forget to like and share, ano? Kung gusto mo, malay mo, ah, yung mga kamag-anak ka na matagal na palang nagrerenta at hindi nila alam na ganito lang pala ang pag-avail ng unit, paano ba sila makakapag-avail ng unit, ano? Makakatulong ito, malaking tulong itong video na ito. So, ayun lang. Thank you and God bless.